Ito na ang mga biyaherong panot. Napapunta na sa Simaracay. Pero talaga mag-photo vlog. Kaya sa mga ibang probinsya, hintayin nyo, makakarating rin kami sa lugar nyo. Kaya masarap bumiyahe yung pag ganyan yung mga nakikita mo. Nakakawala ng pagod at stress. May trend dito. Stop, look, and listen, baby. Haba ng biyahe. Mauna siguro bumaba ang ano. Naanap na ni Ate Nene, umuwi ka na rin ng Bukana. Dito na tayo sa Sibara. Nagsiset up na kami ng gamit, mga kapanalig, no? At sobrang init dito sa pwesto namin, kaya lilipat muna kami doon para malilim. Ang hirap mag ano, konti pa lang ginagawa namin, pawis na ako. Bali, ito na yung setup ng aming motor o aming mga gamit. So sana makarating kami ng maayos. Dami namin dala at sana kayanin ng motor ko, no? Kayang kaya yan. Bali, ang sakin namin ng barko ay 4 PM pa po. So alis kami dito ng mga 1 para umabot kami doon. 2 hours naman ang biyahe. Malapit-lapit lang. Kayang kaya, kahit hindi na ako palitan ni Kuya sa pag-drive. Kasi medyo meron pa siyang problema sa paa. $12.50 kami aalis dito sa may Novista Homes, kung saan nakatira si Utol. Mula dito hanggang doon sa pier ay 2 oras pa po ang biyahe. Kaya tara na, sana kayanin ang motor. Kaya yan, tiwala lang. Ito na ang mga biyaherong panot. Napapunta na sa Simaracay, kaya mag-abang kayo. Let's go, ang init. Dito kayo, tuklasin natin ang kagandahan ng Simaracay. Yes! Woo! Suwabe lang ang takbo. Ang lakas talaga ng Herox. Nandito na tayo sa Padre Garcia, Batangas. Yan po, subscribe ka, Louie TV, ha? Saan po, ano? YouTube. Sa YouTube. Oo. So nag-gasolina lang tayo dito sa may, ano ba to? Shell? Anong ano na to? Lugar? Ha? Ano daw? Barangay ano ha? Manggalang Kiling, sir. Manggalang Kiling. Manggalang Kiling. Oh. Ah, taga doon ka? Dito, taga rito. Ah, ito. Barangay. Manggalang Kiling. Oh, nasa Sariyaya. Sariyaya. Sariyaya, Quezon na pala tayo. Tara na. Salamat, kuya. Malapit na rin naman. Malapit na. Salamat. Right, tapos muna tayo dito. Tara na. Malapit na pala. Huwag mo kami yung bibigoyin eh, Rox, kaya mo yan. Lamig!
Ganda ng daan dito, naka-espalto. Sarap talaga magbuhat ng vlog. Kaya sa mga ibang probinsya, hintayin nyo, makakarating rin kami sa lugar nyo. Ganyan yung mga nakikita mo, nakakawala ng pagod at stress. Yes! Woo! Ang daming baka! Baka ba yun? Biyahe-biyahe lang. 18 kilometers pa yung babiyahihin natin. Kayang-kaya na Aerox yan. Malapit-lapit na yan. Binababad sa Arawan. May nag-comment sa akin sa biyahe namin sa Mindoro, ano daw yung mga nasa gilid ng daan. Ayan po yung palay na ibinibilad ng mga farmers para po matuyo. Tapos sa kanila gagawing bigas. Kailangan kasi tuyo-tuyo. Close? Close ba? Ba't bumalik to? Pwede? Sarado nga. Hindi tayo. Hindi pa pwede, no? Wala. Salamat. Ikot talaga tayo. Tatlong linggo pa. Pupunta sana kaming pier. Buhos na ako yung tuloy. Hindi pa lang pwede sa kanan. Dalawang araw pa na mabuhusan. Okay, sige. Salamat. Salamat. Okay, balik tayo. Doon tayo. Ang tigas ang ulo niya. Sinabi ng road. Close eh. Tara. Balik. Yung sinusundan pala namin, nagkamali rin. Yung sasakyan. Pero masaya na napasok natin to kasi ang ganda eh. Ang luwag-luwag ng doon. Ang bagong bypass road ng
Lucena papuntang Pier. May trend dito, oh. Stop, look and listen, baby. Ay, sunog. O nga, no. Kapal ng usok. Pag sinabi kasing road under construction and closed, huwag nyo na subukan. Pero ganda ng lugar yun, oh. Ayan, oh, nakalagay na, oh. Road closed, ongoing bridge construction. Dumiretso pa rin kami. Patigas ulo namin, bakit ba? Saan pa tayo? Nandito na tayo sa Bagong Lucena. Bagong Lucena. Kakanan tayo. Sige, dahil sinabi mo kakanan tayo. Okay. Nasa pier na tayo. Parang ang layo ng inikutan natin, oh. Sarado kasi yung bypass road kanina doon. Kaya nakarating kami dito sa Quezon ba to? Ano to? Tayabas na. Tayabas na kami, Tayabas, Quezon. Ato na pala. Ano to tayo, Port of Lucena, my goodness. Ano ang biyahe? Star horse po. Yeah. Ano dito na tayo? Romblon? Ako ng biyahe. Time check lang tayo, mga kapalalig. 3:31 na at nag-aabang pa rin kami dito. So bali si kuya at saka yung isa namin kasama, nabayaran ko na, no? Nabayaran na namin, I mean, yung ticket. Tapos ako hindi pa ako nakapagbayad kasi meron nga akong kasamang motor. So hintayin lang natin. Doon na ata magbabayad sa pinakaloob, no? Doon na rin kami kakain sa may loob ng barko. Kasi baka mamaya pag kumain kami doon, bigla kami maiwan. Mahirap na. Nandito na yung mga kasama natin sa Simara, yung talagang lihitin mong taga doon. Ikaw pala si Junjun. Ayan na yung mga damit. Ayan na yung mga damit, yung mga t-shirt natin. 4:22 na, mga kapanalig. So hindi pa tayo nakakapasok doon sa barko. Sabi nila alas 4 pero ilang minutes na yung nakalipas, wala pa din. Nagugutom na yung mga kasama ko, oh. Lalo na to, yung kalgada niya gutom na to. Ikaw gutom ka na? Hindi pa naman. Patasa na tayo kakain. Oh, hindi pa kasi kami kumakain, eh. Nag-aalangan kami kumain doon sa mga tindahan kasi baka mamaya biglang umalis yung barko, maiwan kami. Taga siguro ba nga alas 5 pa kami papakyatin. May baon siya. May baon ka ba? Yes, ubusin natin yan. Yan, pinapasok na yung mga tao, no? Pinaakyat na. So tayo na yung susunod dyan. Dami, oh. Wow, sa wakas. Nakakasakay na tayo, 5:24 tayo mga kasakay. My goodness. Nandun na sila kuya sa taas. Ay, sabi alas 4, oh. Anong oras na? 5:24. Hey! Rush lang yun, at least makakasakay na tayo. Hindi na tayo magtatagal. Sabi nung kasama namin kanina, mga alas 2 kami makakarating. Eh, anong oras na kami nakasakay? So mga 3 to 4 ng madaling araw na kami makakarating doon. Ah, mauuna siguro bumaba ang ano. Meron, bed na. Mauna na dito. Ito. Ito. Sir, pangalan mo, sir? Ah, sa wakas. Makasakay din tayo. Pakita tayo sa taas. Hello! Oh, pagpahinga rin. My goodness, layo ng biyahe namin kanina. Doon kami sa pinakamataas. Para mahangin at mapil namin yung hangin. Ha? Para mahangin at mapil namin yung hangin. Tama naman sinabi ko, ah. Hello! Namiss ko kayo, ah.
Gutom na ako. Saan tayo po? Kahit saan naman ba? Kahit saan? Dito ka. Ah, dito ka, kuya. Kuya, patabi ha. Yeah. Kitang-kita natin ang view. Bibili muna kayo pagkain. Gutom na, gutom na ako. Ano nga? Bibili lang tayo ng pagkain. May narinig ako maingay na babae dito. Ang pangalan mo ito eh? Wala, nagpanay! Nagulat. Sali mo po ako sa ano. Ang dami ko pang i-edit. Nagmura pa eh. Kakatapos lang natin kumain at yun, may mga tropa tayo dito na taga Simara rin kayo, boss? Oo. Saan kayo sa Simara? Labnig. Labnig? Ayun, liliputin namin. Yun, pangalan mo? Dong. Dong? Esha. Dong? Dong. Ikaw? Rayson po. Rayson. Rayson? Ano ba mga ganda dyan sa Simara na pupuntaan? Kasi ano eh, bali pangalawa ko pa lang napupunta dyan. So, iniisip ko kung ano pa yung mga magagandang lugar na puntaan. Sa ano? By panorama. Panorama. So, ano yun? Yung ano makikita doon? Ang view yan nasa ano ng dagat. Ah, nasa ano ng dagat? Ah, tabing dagat lang din. Ano pa bukod doon? Kung sa bayan mismo ngayon, maganda doon, pista. Oo nga, sakto dito kasi maraming piyesta. Hindi kami ano magagastos sa pagkain. Kasi sa province, di ba, pwede kang makikain kahit saan ko pumunta. Ayun yung isang target namin eh. Bibigyan ko sila ng sticker para hindi nila ako makalimutan. Dito lang po sa... Ano kaya? Subscribe ha? Oo. Salamat, salamat. Yeah! Tada! Balik na tayo. Bibigyan din natin yung maingay kanina na nakita ko dun sa bumibili sa may canteen. Kasi pag maingay, gusto ko yan eh. Huwag kang mahiya! Oh, makikita ka sa TV oh. Parang wanted lang ha. Ay, grabe ka! Paparami ng ano to oh. Wala niya, nabukan mo. Papaswerte. Dikit mo na. Oh. Ano to? Sticker namin. Ayun, eh. Pampaswerte yan. Tamotor. Oo, dikit mo. Ha? Ano oh, pangalan mo? Dito Daniel. Ilagay ko kayo dito Daniel. Ah, magkakilala ba kayong dalawa? Hindi, yung kalaban niya lang tito ko. Ah, kalaban talaga. Basket. Ano, basketball? May good. Ilagay ko sa motor ang tito. Ah, sige. Ang kulit ni Kamuning, oh. May kamukha ka eh. Si Kamuning, please. Kamukha mo ngayon. Papakita ko sa'yo picture. Ayaw. Oo. Oh. Nakikihatspot eh, wala nga signal. Anong gagawin ko? Madaya ka. Sabi ko sa kanya, hagis niya yung cellphone niya, doon magkakasignal. Kamukha niya kasi Kamuning, no? Kulit ni Kamuning, nakiki-ano pa eh. Nakiki-hotspot pa eh. Paano wifi? Basta makikita mo yan. Ayan. Ayan, Louis Galaxy, oh. Very nice. Oh, shoutout mo muna siya, Kuya Michael, sabi mo. Shoutout kayo, Michael. Ah, dali na. Password. Si Katuta. Ah, Katuta. O, sige na. Sige na. At password. Password. Ito naman kasi. Nag-i-edit ako eh. Ayan, password oh. Wait lang. Oo. TH. Ano, wait mo. Oo. Hindi pa mo na muna eh. Kahit kailan, maingay ito si Kamuning eh. Kamuning. Kamuning. Kamuning pangalan ko ba? Ito, ano ko makita? Ang kalikot mo, 9838. Oo. Oh. Oo, oh, yan. Ay, salamat. Bilisan mo lang, may bayad eh. Pag lumagpas na ilang minuto, ha? Eh, mali yung ano, password. Oh, ikaw tumitingin eh. Naduling ako, sorry. Si Kamuning, hindi ko lang mahindihan to. Kanina yeah, pa nakikihatspot eh. Ayan, talaga mabait talaga dapat ang mga taga-Simara. Oo. Di ba kamukha siya na Kamuning? Hindi naman kasing kamukha, kawig lang. Grabe ko naman, mukha daw ko ni Kamuning, kuya. May kulay, oh, wasampagin mo nga to. Alam ko naman, mamaya mawala ng signal doon sa gitna. Ay, salamat, internet connection. Thank you, baby. Laks na tama, ang ingay kanina thank po yun. Pag ako girlfriend mo, bawal ang alak. Dahil po ko. Baka uwi mo eh. Upo na dito. Walang niya. Walang niya. Magka-utos din ako.
Nahanap ka na ni Ate Nene, umuwi ka na rin ng Bukana. Oh, Ate Nene, yung anak mo nandito. Sa Cebu punta. Oh, nakita ko lang siya dito kanina, ang ingay niya doon sa may bibili sa kantin. Oh, tapos yun, magusto ko kasi pag maingay eh. Ano? Diadaan ako sa kwento nito eh. Oh. Maraming... Para daw matagal yung hotspot niya eh. Maganda na na, diba? Maraming yung sa inyo na. Ha? Lovely. Pangalan siya. Buko. Mga puno-puno. Tapos ang maano ka, ikaw yung maakyat, ikaw yung ibidyuan ka nila maakyat ka. Dapat ikaw maakyat. Oo. Oh. Bakit ako mag-akyat? Tapos ilalaglag ka namin. Ba? Pukangin na mo. Kung kumingi, may iba tayong kapitbahay. Akala mo tayo lang dito. Ayaw mo na, natulog. Abala ka matutulog sa barko. At sa oras na po, tahimik na mundo namin. Dahil tapos na po makiwi pa yung bago nating kaibigan, no? Lumipat na siya doon. Sige na, Kamuning, magpahinga ka na dyan. Okay, bye-bye. Ang dal-dal ni Kamuning. Alright, so sa pangalawang pagkakataon, nakarating na naman tayo ng Simara. Yan, Simara Romblon. Ngayon, medyo madilim pa kaya hindi pa natin makita yung ganda dito, no? So mamayang pagsikat na lang ng araw, tsaka ipapakita sa inyo kung ano bang meron dito. Yes. Aray. Ito na ang mga pilay. Babait yung ano, may mga pulis dito. Kulay asul lang yung ilaw sa unahan eh, walang pula. We're going to Barangay Alegria. Barangay Alegria. Boom boom. Tayo sa mga sunod na araw dito sa bahay. Babalik lang tayo pag maliwanag na. Ay, ito na pala yung mga sasalubong sa atin eh. Oh. Oh, ito na yung mga naghihintay. Ah, ba't walang banner? Jun! Tara. Good morning po. Hello po. Let's go. Medyo challenging lang yung pagano dito dahil may mga part na rough road pa. No? At talagang makapalaban si Aerox at sementado na. Tinupad na ang ating hiling. Sabi niya, saglit lang, huwag kayong atat, meron dito sementado. Oh, ito na nga. Tuwan-tuwa yung si ano eh, si Aerox, oh, nagwiwiggle sa sobrang saya. Ay! Tuli nila, oh. Uy, hindi kami sanay dito. Itayin nyo kami. Itayin nyo kami. Oh, medyo hindi tayo sanay mag-drive sa mga rough road eh. So, mabuti na sa ngayon to, malawak na. Oh, oh, dati manipis lang ito eh. Ayos naman. At nitiwala tayo kay Aerox na kaya niya yan. Oh, I believe you.
Yan ang mukhang nakikita ko ng liwanag. Saan ba tayo? Uy, ang ganda na ng bahay dito. Dito na tayo ta. Lasag na tayo. Kaya ba? So nandito na tayo mga kapanalig, no? At napakasaya experience. At napabilib ako ng Aerox na ito, dahil talagang kahit rough road hindi tayo pinabayaan. Kaya tara na, pasok tayo sa loob. Dito po. Pwede dito sa loob po. Ah, mismong loob po? Sige po. $1.45 nakarating na kami dito sa lugar kung saan kami mag-i-stay, no? Merong kubo dito na maliit na merong duyan. Yes. Welcome po kayo dito. Welcome po kayo dito. Let's go, magbibis lang kami. Amoy araw na ako. Halo-halo na amoy ko. Araw, buwan, at kung ano. Tara. Ay! Yan. Sa oras na to, wala pang araw, no? Yung naramdaman na nga namin ni Utol, yung init, medyo malinsangan. At in-expect na natin pagsikat ng araw, mas madodoble pa yan. Kaya buti na lang may bawang kaming sunscreen. Service ang drone. Good morning mga kapanalig, ito ang aming unang umaga dito sa Alegria. At ito ang umpisa ng paglibot natin dito, no, sa buong Simara. At ayun, halos sa kagigising lang namin. Maya maya magplano kami na yan, kung saan pa kami mga pupunta dito sa barangay na to. Dito muna kami sa Alegria lilibot bago sa ibang lugar mga kapanalig. Kagabi, nakita nyo naman na madilim pa nung dumating kami dito. So dahil maliwanag na, makikita nyo po kung ano yung nasa paligid namin. Yan. Yan po. Open na open pa po yung mga lupa dito. Wala pang halos nakatayo na bahay. At maraming nakatanim na mga saging. Yan po ay saging ng saba. Kaya kung meron tayong makikita, pwede tayong maglaga. Dito kami natulog. Open na open. Malamig siya. Nung pagdating namin medyo mainit. Kasi galing nga kami sa biyahe at kumilos kami kaya mainit pa yung aming katawan. Pero nung napahinga na kami, ayos naman. Lumamig kaya nag-jacket din ako nung bandang huli. Nagduyan-duyan kami dito. So bali dito kami tutuloy sa bahay na to mga kapanalig, no? Yan dito sa kubo. Ayan po. May mga alaga silang hayop dito.
na yung mga anak ay gumagala lang katulad ng mga native na baboy na makikita nyo po sa vlog ni Kautol. Ayan. Sumisikat na ang araw. Ayun o, yung mga saging. Kaso hindi pa siya hinog. Baka mayari tayo pag ating ano yan, kinuha. Dito ako sinama ni Kuya nung 2018, kagaling niya lang sa ibang bansa, sa Kuwait po. Tapos inaya niya ako dito sa lugar ni Ate Matet kung saan nakatira yung mga magulang niya. 2018, hindi pa ako vlogger nun. Kukwento ko lang po, no, pagpunta ko dito, nag-swimming lang kami sa dagat. At nalibot po namin yung buong Simara sa pamamagitan ng bangka, no, sakay lang kami. 3 days lang kami nagtagal, kaya talagang kukulangin yung araw na yon para as in malibot namin tong buong Simara ng byland lang. Kaya nagdedesisyon kami ni Utol, nadalin yung motor ko para kahit papano, pag naisipin namin na lumibot dito, hindi kami mahihirapan. Meron kami sariling dalang motor. At kung saan namin nga gustong pumunta, eh mapupuntahan namin. Siyempre, kasama pa rin natin si Junior. Tama ba kung di ako nagkakamali yung kasama namin kahapon? At ayan, papakilala ko na lang sa inyo sa susunod yung mga ano, yung mga tao dito, kung sino yung mga nakatira. At ayan, kung ano-ano yung hanap buhay nila dito, papakita namin sa inyo. Siyempre, dito sa Simara, malapit sa dagat, isa na yung pangingisda ang pinagkakitaan dito. At siyempre, pagtatanim din. Kasi kung mapansin natin, malawak yung mga lupa dito. Ayan. Kukunin ko na itong pagkakataon na ito, mga kapanalig, para mapakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa lugar na to. Dahil nga nung mga nakaraan na pumunta ako dito, eh, sabi ko nga sa inyo, hindi pa ako nagbablog noon at wala pa akong mga camera na talagang pwede natin magamit, katulad ng drone at GoPro, na para maging malinaw yung kuha, no? Kung meron nga lang noon, eh, talagang magiging maganda rin yung adventure namin noon. Hindi ko makakalimutan yun na sa tabing dagat kami pumupunta. Tapos punta kami doon mga 8 ng umaga. Hapon na kami nakauwi, mga kapanaling, no, habang umiinom kami ng tuba. Yan, yung mga experience dito. Sa loob ng 3 days, nasulit na. Paano pa kaya pag nagtagal pa kami dito, mas marami pa kami magagawa. Kaya yan po ang abangan nyo. Excited na ako kung ano po yung mga makikita natin dito. At excited na ako kung sino po yung mga makikilala nating tao at magiging bagong subscriber sa ating channel, no? Kaya shoutout po sa lahat ng taga Alegria. At syempre hindi lang dito, basta sa buong barangay dito sa buong Simara. Magkita-kita tayo. Hindi pa namin alam kung gaano kami tatagal dito, kung hanggang kailan. Dahil nga parang tinatarget namin yung mga piyestahan, eh, no, napuntahan, para makita nyo rin kung paano ginaganap yung piyesta dito sa part ng Simara, Romblon. Yung pagpunta namin dito, syempre lahat ng pwede namin gawin ay gagawin namin. Hindi lang kami magpo-focus sa isa. Hindi lang kami magpo-focus sa camping. Hindi lang kami magpo-focus sa dagat. Syempre, titingnan rin natin kung ano yung mga ginagawa ng mga tao nga dito. Tulad yung sabi ko, kung ano yung mga hanap buhay nila. Kaya hintayin nyo po yan. Syempre, si Utol. Ayan, nandito na. Dito na yung sampanot. Alright. So marami po kayong abangan tulad nga nasabi ko, pero kailangan ko na pong putulin itong ating vlog. Gusto, pinaabot ko lang talaga ng umaga itong ating vlog para makita nyo nga po yung aerial shot natin at ma-excite kayo kung gaano kaganda itong Simara. So yung kaninang nakita nyo, isang parte pa lang po yan ng island. So pag tayo lumayo-layo pa, mas marami pa po tayong makikita. Kaya ayun, abangan nyo na lang po sa iba pang updates, mga kapanalig, no, at ibang vlog, yung mga adventure namin dito. Sa ngayon hanggang dito na lang po, maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng aking video. Magkita-kita lang tayo sa next update. I love you all, mga kapanalig. Lagi tayo lahat mag-iingat. Bye-bye. Simula ng magkulitan, kasama si Nui TV.